Thank you so much, Mr. Earn Motovlog, for making this video possible. I recently got these kind of comments sa previous Mark CCTV review video ko, mentioning things that does not exist sa aking CCTV. Yun pala, sa CCTV ko lang pala yun. What I have here is the successor, the new version of the V380 Pro Smart CCTV. Ladies and gentlemen, let me welcome you to the latest, smartest version, the V380 Pro version 2.3 equipped with the newest and advanced features. So make sure to stay tuned until the end of this video para malaman mo ang mga bagong features na tong CCTV na to. What's up, it's Poy here and welcome na naman sa panibagong video. And in today's video, i-re-review natin itong si V380 Pro Smart CCTV version 2.3. So without further ado, let's go! So since new version nga ito, no, pag-usapan na agad natin yung kanyang mga new features. Pag-usapan natin ang kanyang app interface. Pagkabukas mo ng app, bubungad agad sa iyo ang pinakabago niyang feature, which is yung kanyang signal strength indicator. It is measured in dBm and the lower the number, the better. Kumbaga, the closer your number is to zero, the stronger your connection to the CCTV. Makikita pa rin natin dito ang kanyang zoomable live preview screen with up to 10 times digital zoom, ang kanyang pause or freeze button, ang kanyang unmute speaker button para marinig mo yung napipick up ng kanyang microphone, ang kanyang live preview quality changer from SD to HD, ang kanyang grid preview if you have multiple CCTVs, at ang kanyang ability to switch between CCTVs. Syempre, hindi mawawala dito ang kanyang full screen button for a much more immersive view. Sa baba naman, makikita natin ang kanyang 4-way camera control button. Meron ditong up, down, left and right camera control buttons. At dito sa gilid, makikita natin ang kanyang bagong manual alarm button. Dito, kapag pinindot mo siya, mag-a-alarm ang kanyang CCTV immediately. Unlike sa kanyang predecessor na kailangan mo bang pumunta sa settings para buksan ang alarm niya at mag-a-alarm lang ito once na may na-detect itong movement. Dito, kahit walang movement, mag-a-alarm siya. Siyempre, hindi pa rin dito mawawala yung snapshot button, record button, long press to speak button, at ang kanyang replay button. Sa kanyang more section naman, makikita natin dito ang button to invert the view to 180 degrees. Meron din tayo ditong button to set up to 6 pan, tilt, and zoom presets. At makikita din natin dito ang kanyang bagong motion tracking button. Here, it will follow any movement that the sensor will detect. Gumagana din ito sa hayop since it is motion tracking, not face tracking. So, may masisisi na ang ating mga fur parents pag may tumpa na naman sa carpet. You can turn this function on and off and set its guard position. Guys, yung kanyang guard position, ito yung position na babalikan ng CCTV mo kapag wala na siya na-detect na movement for a certain period of time. Makikita din natin dito ang kanyang bagong pan, tilt, and zoom calibration. Dito, it will calibrate its PTZ functionality for it to remember its PTZ presets more accurately. Kapag galaw kasi ng galawang CCTV natin, minsan hindi na sumasakto sa dating position niya yung sensor niya. Kaya need din itong i-calibrate para mas maging accurate ulit ito. So punta naman tayo sa kanyang settings, no? Dito, makikita mo pa din ang kanyang cloud settings to configure its cloud recording feature should you decide and avail one. Nandito pa rin ang general settings to change its name, view its device ID, and its QR code. Andito pa rin yung kanyang network settings to change its network mode from AP hotspot mode to Wi-Fi station mode, password settings, device time settings, firmware version checker, at ang kanyang alarm settings. Sa kanyang alarm settings, mayroon siyang bagong sub-feature. Dito,
pwede mo nang i-customize ang kanyang alarm sound para palitan ang kanyang default alarm sound. You can record up to 10 seconds of audio para palitan ang kanyang alarm sound. At syempre, hindi pa rin nawawala ang kanyang recording settings. After naman yan, may makikita na naman tayong bagong feature sa kanya, ang kanyang PTZ Auto Patrol. Basically, kung ayaw mo ng motion tracking, this is your second option. By the word itself, auto and patrol, automatic nagagalaw yung CCTV mo kahit na wala naman itong nade-detect na movement for a certain interval per move. You can set the auto patrol to automatically patrol using your PTC presets na sinet mo kanina for a certain period of time every day. You can also set its interval bago siya mag-move ulit, from 1 to 10 minutes. Or pwede din naman yung kanyang semi-automatic patrol using your PTZ presets ulit to patrol according to your preferred patrolling time of the day per move. Pwede mo rin itoggle dito ang kanyang automatic PTZ calibration in order for it to calibrate its PTZ functionality for you every day. Makikita ulit natin dito ang bago na naman niyang feature, ang kanyang PTZ speed setting. You can adjust its manual panning and tilting speed accordingly, from 1 being the slowest to 9 being the fastest. Kindly note na yung manual panning and tilting lang yung maaapektuhan dito, and it won't affect its automatic PTZ movement speed. Sa kanyang advanced settings, may bago na naman siyang sub-feature. Pwede mong itoggle dito ang kanyang ON VIF o ang kanyang Open Network Video Interface Forum. At syempre, ang kanyang bagong reboot and reset camera buttons. Now, halos pare-parehas lang naman ng mga features na meron itong new version sa old version. So, pag-usapan na lang natin ang pros and cons nitong new version versus sa kanyang previous version. Para sa pros niya, mas marami itong helpful features katulad ng motion tracking and automatic PTZ calibration. I personally find these features really, really advantageous to the new version. Katulad ng motion tracking. Sa motion tracking, mas secure ka since it will follow any movement that it detects. Kung sa labas mo ito'y kakabit, mababantayan niya yung mga gamit niyo sa labas against sa mga magnanakaw. O hindi kaya kung may motor o sasakyan kayo, mababantayan nito yung mga gagalaw na bagay malapit sa sasakyan or sa motor nyo that might damage your property. And yung kanyang automatic PTZ calibration. Habang patagal kasi ng patagal natin ginagamit yung CCTV, mas bumabalengkong ang kanyang mga PTZ presets. Dito, ire-refresh niya automatically on a daily basis ang kanyang PTZ functionality. Kumbaga sa tao, mag-i-stretching naman siya para ma-refresh yung mga joints niya at bumalik sa mas accurate position ang mga kasukasuhan niya. So halata naman na ang mga pros nitong CCTV na ito ay ang kanyang mga new features na wala sa kanyang predecessor. Though may concern ako that it might undergo the wear and tear process much faster due to its motion tracking feature. Kapag naka-on ang motion tracking feature niya, mas magagamit mo ang mga rotation motors sa loob niya. Kapag mas maraming nade-detect na movement itong CCTV na to at palagi niya itong sinusundan, baka mas mabilis masira ang kanyang mga rotation motors. But none other than that, this CCTV is still a must-buy for its pros still obviously outweigh its cons. Personally, natuwa pa rin ako sa CCTV na ito. Kahit na meron na akong CCTV na, halos parehas lang naman sila. But its new features really impressed me. So you know, I think hanggang dito na lang muna tayo. Pero if may questions ka pa regarding this new version of the CCTV, do not hesitate to comment below and I will try my best para makapag-respond. Like mo na din tong video na to kung nahanap mo tong useful or kung nag-enjoy ka, and mag-subscribe ka na din so you won't miss my future uploads. So yun na nga, thank you for staying until the end of this video. This is Poy and see you in my next video.